itinala sa listahan ng orden ng mga pambansang alagad ng sining ang pangalang Francisco Manyosa, arkitektura at kauring sining. Malaki ang ngiti ng naka-wheelchair niya si Architect Francisco Bobby Manyosa nang tanggapin ang pagkilala bilang National Artist. Noong 1996, siya ang nag-restore sa Bahay Pangarap na napili ni Pangulong Duterte bilang kanyang official residence. Si Manyosa rin ang disenyo ng Coconut Palace at ng ilang pamuhosong resorts sa bansa, kabilang ang Pearl Farm sa Davao at ang world-class na Amanpulo Resort sa Palawan. Kidlat Tahimik, also known as Eric Daguia for film. May pakulo naman ang tinaguri ang father of Philippine independent cinema nang tanggapin ang kanyang pagkilala. Ang dala niyang mistulang mini camera na ginamit niya para kunwari makipag-selfie sa Pangulo. Nakilala si Kidlat Tahimik sa kanyang pelikulang Mababangong Bangungot noong 1977 na nanalo ng International Film Critics Prize sa Berlin Film Festival. Amelia La Peña Bonifacio for theater. Kahit hirap maglakad, bakas naman ang tuwa sa tinugri ang Grand Dame of Southeast Asian Children's Theater na si Amelia La Peña Bonifacio. Isa siyang manunulat, educator at puppeteer. Siya ang founder ng Teatrong Mulat ng Pilipinas. Dr. Resel Mojares for Literature. Taas na oring tinanggap ni Resel Mojares ang pagkilala. Isa siyang Cebuanong manunulat na nagtatag ng Cebuano Study Center. Ramon Muzones for Literature Posthumous. Ang family friend ni Ramon Muzones na si Dr. Maria Cecil Loxin Nava ang tumanggap ng award para sa bagong national artist sa literature. Siya ay isang hiligay noon na manunulat na may akda ng nobelang Margo sa Tubig. Lauro Alcala for Visual Arts Posthumous. Ang misis naman ng kilalang cartoonist na si Larry Alcala ang tumanggap ng kanyang award. Nakilala siya sa kanyang slice of life na cartoons, ang mga nakakaaliw na cartoon strip na nailatahala sa mga pahayagan at magazine na nagpapakita ng nakakatawang silip sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mundo Kayabyab for Music. Makailang ulit namang nagpasalamat si Ryan Kayabyab o kilalang Master C sa OPM Industry habang tinatanggap ang kanyang award. Kabilang sa mga komposisyon ni Mr. C ang awiting Kay Ganda ng Ating Musika tuwing umuulan at kapiling ka at ilang pang mga OPM classic. Speechless si Kayabyab bago ang awarding, hindi daw kasi niya inaasahan na mahihirang siya bilang national artist. Bagamat may pressure daw nakaakibat ang pagkilala, itutuloy raw ni Mr. C ang kanyang nasimulan sa industriya, partikular ang paglinang sa mga batang artist. I'll continue doing what I like doing. I want what I want to do and that is to help and promote young people, young artists, promoting them, looking for platforms that we can show their music. Nagpahatid naman ng pagbati si Finance Assistant Secretary Tony Lambino, dating miyembro ng grupong Smoky Mountain na binuo ni Kayabyab. So many of us have been expecting this. Ang matagal na ho namin tinatawag si Mr. C na national artist. Ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA at ang Cultural Center of the Philippines o CCP ang nangangasiwa sa parangal. Kinumpirma ni NCCA Chairman Virgilio Almario na kasama sa kanilang listahan ang mga inirekomendang national artist si superstar Nora Honor. Pero siya lamang daw ang tanging naali sa listahan. Matatanda ang dating nadawit sa illegal na droga ang aktres. Wala kaming inkling whatsoever kung ano. Di ba doon sa nakaraang ruling ng Supreme Court, the president can make bawas, no dagdag. Magmula nung case na yon, ngayon pa lang nangyari ito, na may nabawas. Sinubukan naming kunan ng komento si Nora Honor pero hindi siya nagbigay ng pahayag. May 57 na mga Pilipino na ang hinirang ng mga national artist. Pambansang alagad ng sining, yan ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng bansa sa mga Pilipinong nasa sining. Masusi ang pagsusuri sa mga pinaparangalan dahil sila ang salamin ng kagalingan ng ating lahi. Joseph Morong, GMA News.